Isa pong magandang araw. Ako po si Dr. Ed at kayo pong lahat ay aking inaanyayahan. Nasamahan ako sa 16 na yugto ng ating panalangin. Ngayong araw, ang tema at pamagat po ng ating panalangin ay Lord, have your way. Halina't samahan niyo po akong dumulog sa opening prayer. Ama naming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, kami po ay muling dumudulog sa iyong banal na dako na nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasalang nagawa. O Diyos, dalangin din namin na ipahatid mo iyong banal na spirito na siya namin magiging tagapagturo upang maunawa naming lubos ang iyong dakilang layunin sa aming mga buhay dito sa lupa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal, kamakailan lamang ay may nakausap ako sa front desk. Ang wika niya, "How are you today?" At ako naman ay sumagot ng, "I am fine, thank you. And I'm just hoping the same with you." At pagkatapos ng aking sagot ay, siya'y muli nagsalita at sinabi niya ng, "How about tomorrow?" At ako'y muling sumagot ng, "God willing, tomorrow will be fine." At siya'y sumagot din ng, "We never know." Natapos ang aming pag-uusap sa ganong kalagayan, at makalipas ang ilang sandali, ako ay tila nagmuni-muni at nagtanong sa aking sarili, at aking nalaman na kaya niya na wika ang ganon, sapagkat meron siyang kapitbahay na walang karamdaman at palagi niyang nakakausap. Siya'y nagulat na lamang na isang araw, pagkatapos ng usapan nila nung nakaraang gabi, kinabukasan, ang kanyang kapitbahay ay namayapa na. At sa ganong kalagayan ay aking napagtanto na yun ang dahilan kung bakit niya nawikang, "We never know what tomorrow can bring." Hindi na bago ang ganitong kasaysayan. Ako bilang 55 years old na ay aking natatandaan nung ako'y mga 7 taong gulang pa lamang na bata ay naririnig ko na may kapitbahay tayong hindi na nagising, binangungot, o sa ano, kung ano pa mang kadahilanan. Na aking napagtanto na ang ating buhay ay hindi natin hawak. Mahalagang malaman na tayo'y nabubuhay sa bawat hiram na sandali at ang ating buhay ay tunay na biyaya at kaloob lamang ng ating Panginoong Diyos. Kung kaya't ngayon kahit sa mga social media, sa iba't ibang mga ipinakikita kahit sa TikTok o kung ano namang mga memes, may mga nakasulat minsan na hindi na sa pagandahan ng kasuotan o sa mga tinatangkilik, kundi ang labanan na lang ay maging maligaya sa bawat araw ng ating buhay sapagkat tunay na hindi natin alam ang ibibigay ng kinabukasan. At sa pagkakataong ito, mga minamahal, kung kaya't mahalagang malaman natin na mayroong isang Diyos na makapangyarihan, na handa tayong tulungan at handa tayong gabayan sa lahat ng sandali.
Kung kaya-kayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang ating reference text ngayong araw, ito po ay makikita natin sa The Good News Bible Today's English Version. Ito po ay nasa sa Book of Psalms, chapter 143, verse 10. You are my God, teach me to do your will. Be good to me, and guide me on a safe path. At dahil dito, samahin niyo po akong dumulog sa closing prayer. O Diyos na dakila na may-ari ng langit at lupa at ng maging aming buhay. Panginoon, marami pong salamat sa iyong paalala na kami ay nabubuhay sa hirap na sandali. Sandaling ipinagkaloob mo sa amin. Sa pagkakataong ito, Panginoon, kami po ay dumadalangin na sa panahong ilalagi namin dito sa lupa, ay gamitin mo ang aming buhay sa mga kaparaan ng nais mo para sa amin. Katulad ng aming tema ng panalangin, O Diyos, Lord, have your way in me. Dahil alam namin kapag ikaw ang gumawa ng paraan para sa aming mga buhay dito sa lupa, ito ay magiging ganap at kasiyasya. Maraming salamat po sa araw na ito na biyaya mo sa amin. Ibinabalik namin sa iyo ang papuri at pagsamba. Ito po ang aming panalangin ng may pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa inyong muling pagsama at katulad ng aking patuloy na panawagan, tayo ay magsasama-sama pa sa mga darating na kabanata ng panalangin. Sumaadinawa ang kapayapaan ng Panginoong Diyos. Bye for now.